Pero wait lang, no? Nandito na muna, pakilala na muna natin dito sa ating laban, Plakamilo on the blue side. Pakilala ko na muna, CJ as the Esmeralda Tinker para sa kanyang Jawhead, Willis na gagamit ng ating show, James para sa kanyang Carrie, and AK Gluttony para sa kanyang Selena. And on for the red side naman, it's Bunch Locks, it's Crush lang, Crushback lang, Ayla, for your Roger, Crushback lang nalin para sa back siya. Paano ba maging sayo, sabi naman ni Louie, Crushback Michelle para naman sa Yuzong, and Crushback lang Gem para naman sa Kufra. So, abansin natin sa top lane, delikado yata ang buhay ng isang show natin. Uy, uy, nabuhay pa dun ang isang basha. Pero ito, on to the middle lane, mukhang mabibigyan din ang ating Louie, and the Louie will go down as well. So yung pana doon sa ating middle lane, tumama sa Louie, at Louie nag-pop up ng Purify. Pero ito, yung pana once again will connect, pero the damage will not be enough, pero the damage from Kari will be there. Ito yung sinasabi ko ng pana kapag tumama. Man, Kari mag-dominate dito sa early game kung pagka yung pana tumama. Pero tingnan natin dito. Top lane, mukhang babawi ang ating two, pero mukhang ito na yung backup for the both of the team. Mukhang back off na lang sila dito. So sa mga nanonood po sa atin dyan, no, this is our ano po, championship match na. Kaya naman, i-share nyo na po yung ating live stream, no, para marami pa yung makanood dito sa ating championship match, Plakamilo versus Bunchlocks. And so, parehas na tong team na to. Pasok sa Interbarangay. So, congratulations sa both teams. Tingnan na lang natin kung sino ang guwi ng kampyonato. But on to the top lane. Grabe nga naman yung Roger. Kaya pala pinapriority tong Roger na to. Pagka nag-Roger pick nga naman ng side ng Bunchlocks, eh, pahihirapan sila na ito. And this is a 2-for-1 in favor for the side ng Bunchlocks. Talagang ano, no? Yung Roger natin, kabisadong kabisado niya na, pero that arrow will connect, tumama na naman, pero walang follow-up na gagawin dito, no? The first turtle is being taken here by the Roger. Tingnan natin, medyo delikado yata yung buhay niya dito. Uy, napakagandang vacuum nun, ejector, and the way of the dragon ginamit sa ating basha, pero hindi pa siya mabibigyan doon ng isa. Tingnan natin dito, that is a 3-man down, hindi pa tapos. Si James pumapalag dito, pero malalim yata si Michelle doon. Uy, wow! Ang gandang pick-up pa rin para kay ano, no, kay Crushback Michelle. So napitas ang core, nakapitas ng turtle plus a 3. I think 4 to 2 3. 4. So lamang na lamang doon ang bahagya ang side ng Bunchlocks. So this is an early less than 2k gold lead for the side of them. So 3 minute mark tayo. Lamang na sila ng bahagya. Eh titingnan natin kung may comeback play naman para sa ating mid game ang Plakamilo. Huwag nating kakalimutan na that is a carry. So, oo, man. Pero ang ganda doon ang ginawa ng isang Yuzong. Actually, akala ko medyo malalim siya doon, pero medyo maasim, pero na at least nakuha niya yung objective niya kahit namatay siya. So that's still a good trade, no. Pero let us see here as the Jawhead, nakaabang lang dito. Level 3 pa lang yung Jawhead natin, no. And yung Selena natin. Pero tingnan natin dito. Wala namang magaganap na ano dito. Pero yun nga, sa mga nanonood sa atin dyan, no, shoutout sa inyo. Comment down below kung sino sa tingin nyo ang mananalo. If will this be a win para sa ating Plakamilo or sa Bunchlocks. And comment hashtag Plakamilo and comment hashtag BL. And tingnan natin kung sino mas maraming fans dito. And shoutout sa ating 78 viewers. And let's see kung sino mas maganda setup. And here comes the Kufra going in. And the flicker in. And the ultimate in. And the Kufra will go in and go down. And that's not a good trade for them. Pero tingnan natin dito. There's still gonna be a clash onto the middle lane. Medyo malalim sila ng bagya. But still, they will just mamba out onto the middle lane. Pero ito yung mana. Once again, will connect. And that's gonna be a kill. And Ejector will secure the kill. And also, Selena will get the kill. So that's a good trade. 2-for-nothing, Idol. Tama ba ako? Hindi. Napatay si Kufra and the Louie. So, team, tama. Pero ano, no? Ang ganda sana ng pick-up para actually ng huli or na setup para sa isang Kufra. Pero wait lang, that arrow, nahabol pati yung gulong natin doon. Uy! Speaking of setup, pero out na lang din muna since walang ultimate dito. Pero yun nga, ejector. Uy, hindi tumama ang ultimate na isang Kufra natin. Delikado yata ang buhay niya. Kufra will go down. Pero si Tinker dito, delikado rin ang buhay niya. Out na lang din muna ang isang Esmeralda dito. Medyo nagigets ko na ang lineup ng
bunch locks kaya. Kaya gustong-gusto nila kunin ng early pick Roger. Kasi pagka Roger ka, idol, kung mapapansin mo sa early early jungle, kahit mapapansin ko sa mga players like H2O, napakabilis mag-jungle ng mga Roger user. Sobrang less than 2 minutes, less than 1 minute kapag yung first 1 minute ng game, kuha mo na yung purple and the red buff. Kaya pagka objective wise lamang na lamang may Roger team. Pero tingnan natin, onto the top lane, there's gonna be a clash onto the top lane. And Kufra will go in the follow-up, the setup will be there, pero the damage will be enough na nga ba, pero it's still not enough. Chu will still be alive, pero top lane ang magiging kapalit nun. That is, ano pa rin, no? A good play para dito. Kasi kahit na hindi nila napatay yung Chu, nakuha naman nila yung tower. Pero sa mid lane, delikado rin ang buhay dito. That is a, actually, ang ganda sana ng mirror nun, kaso hindi mapupush yung ating bot lane dito. Pero kaya lamang pa rin, of course, ang ating bunch locks dun sa nangyaring yun. And so, we will see here, this is a 6-minute mark, pero yung gold lead hindi sobrang nagkakalayo. Pero kapag ang carry nga naman, umabot ng, yung guess ko, late game carry, kapag umabot to ng mga 12 to 15 minute mark, eh medyo mag-aalangan na ako sa side ng Bunchlocks. Dahil nga naman yung carry, kaya lusawin yan kahit sino for the side ng Bunchlocks, kagaya ng Baksh, kagaya ng Yuzong. Kayang-kayang saglitin ng isang carry, pero kaya ba ng carry maka-free hit sa backline? Pero dito, Kufra will go in. That's a nice setup coming out from him. And your Joyd will be the first one to go down. Pero nandito, gusto pa nilang kuhanin ang ating carry. But carry will go down as well. Grabe nga naman yung pinapakita natin ng ating Roger. Pero still, kukuha pa yata siya ng triple kill. And that's gonna be a triple kill. That's a maniac kaya yata. Puwang maniac pa nga ata, pero hindi na yan pagbibigyan ng ating. Pero ito pa, hinahabol niya pa rin talaga. Still, your Esmeralda mukhang kaya pa makipagbalat-baga ng Roger, but Mamba out. Ang Roger niyo medyo malalim na siya doon dahil nandiyan na ang Tinker ng side ng Plakamilo. Pero the Turtle is up again dito sa ating laban. Mukhang ito na yung kukunin nila ulit, no? Kaya let us see here kung anong gagawin. Item check nga muna tayo, Idol Too Fast, no? Gusto ko lang makita yung item na dito ng isang Roger. 5-8 yung gold niya dito. 1-3 yung kalamangan niya against the carry. Papansin mo, no? Meron na siyang Wind Talker. Wind Talker talaga yung inuuna niya. And then, pabuo niya na yung kanyang endless battle. And like the carry, na wala pang endless battle, kaya makikita mo, lamang na lamang sa item dito ang isang Roger. So, mabilis lang yun nabuli ng carry, idol, kung mapapansin mo. 11-11 pa rin naman yung carry. Hindi siya na-delay sa farming. Napi-pick off lang siya. Pero dito, the ejector will be pop, pero still, Louie will go down. Pero nandito ng Black Dragon 4, pero top lane tayo, idol. Mukhang magkakabigayan pa nga sila doon. But still, buhay pa rin si CJ. Pero still, nandito na ang pana. Tatama na yan, pero the damage will not be there. Pero still, buhay pa rin ang pagkabilaan. Ang naging kapalitan lang nun is ang Louie natin, idol. Pero yung mid lane ng ano dito, delikado, no? Yun nga, swing of mid lane, nakuha na dito ng ating Plakamilo ang mid lane. Delikado rin yata ang pwesto dito ng isang basya natin. Pero wait lang, hindi purpose yung laban natin. Hindi na rin papasok dito ang isang Kufra. Ayan, tingnan natin. Shoutout pala sa 96 viewers natin. Grabe, ang dami nyo pa rin. Ito nga pala ang ating best of one series, na best of five series between Plakamilo versus Bunchlocks ng ating game 1. Tingnan natin dito kung magkakabigayan pa nga. Gold lead hindi nagkakalayo, pati ang ating kill. So, mukhang digdigan ang laban natin, idol. Pero kung papansin mo, no, idol, too fast, yung momentum ay nandito sa side ng ating Plakamilo. Leon, nakagkocontrol ngayon ng mapa at hindi makapwesto ng maayos ang ating, ano dito, Bunchlocks. Oo, pero objective-wise, syempre, lamang dito ang side ng ating Bunchlocks. Pero, Plakamilo, of course, pa-late game na to, idol. Ano na ba ang kailangan nilang gawin para makakuha ng next objective? Actually, no. And third next objective. Ang maganda kasi sa ginawa dito ng Plakamilo, hindi sila pumapalag masyado sa mga... Yung, kumbaga, ang gusto kasi ng Bunchlocks yung mga pick-off sa mga lanes. Pero ang Plakamilo, ang ginawa nila, kaya lumamang sila. Yung sa mid lane, nag-focus sila sa mid lane. Pero yung diversion nun, that is a very good play. Pero hindi nakatakas yung carry natin. Pero ito yung ano, setup coming from the Black Dragon Corp and the
The Yusong will get the kill. Carry will go down. At ito na nga, ang inaantay natin na next Lord pero mukhang walang buhay dito ang ating Roger. Pero next objective is gonna be the Lord and down dito ang ating carry in 23 more seconds. And this is a very hard thing to do para sa side ng Plakamilo. Wala silang core in just a few seconds pero mukhang hindi kukunin ang Lord ng ating bunch locks, no? Ang ganda ng ginawa doon ng ano? Ng Kufra and Louie na nag-diversion doon. So nagulat talaga yung ano natin doon, yung carry natin. E, syempre, napakagandang follow-up coming in from the Yuzong, no? Napaka sinecure talaga niya. Pero wait lang dito, delikado yata ang buhay ng isang Roger natin. Tingin natin, talagang pa doon. Pero falling star moon with the Way of the Dragon. Hindi natuloy yung Way of the Dragon natin. Pero inaabot pa rin siya ng ating Joe. Makakatakas pa ba siya? Makakatakas lang din naman. That is 1-for-9 lamang ang ating ano. Pero wait lang, no? Delikado yata ang buhay ng isang Louie. Double kill para sa ating Yuzong. Let's go, tingnan natin. Killing spree na dito ang isang Esmeralda. Pero yung carry natin, nag-free lang sa main likod. Tingnan natin, delikado na rin dito ang buhay. Triple kill para sa ating Yuzong. And that is a 3-for-2 lamang ang ano natin dito. Grabe, nakakuha doon ng magandang pick-off ang ating carry, kaya nakapwesto siya. Kung mapapansin mo, hindi talaga lumalayo ang ating gold lead. Kung mapapansin mo, less than 2K. Hindi tumataas ng 3K, 5K, kasi kapag tumaas ng ganun, medyo palubo na yun. Pero ito, medyo consistent na hindi lumalayo ang kalamangan ng side ng ating BL. But Bunchlocks still have the lead, pero tingnan natin kung paano nila kukunin ang next Lord. But the Lord, magiging level 2 yan in just 20 more seconds item. Yeah, item check lang tayo, no? I'll too fast. Ayan. Para sa carry natin, yan. Manda siyang endless battle. Pero wait lang, delikado yata ang buhay doon ng isang Roger natin. Pero napakasakit ng Roger natin. Grabe naman yung Roger natin doon. Akala ko, pick up na siya kung pick up, pero sila pa. Tapos tira mo yung buhay niya ngayon, no? Kompleto na. Pero ano, no, out of position doon ng isang carry and Joy. Medyo napalalim pa rin. Dito, onto the middle lane, mukhang magkakabigayin pa rin. Pero next objective is gonna be the Lord. Buhay na to, level 2 Lord. Ito na yung humahampas na Lord pagdating sa ating inhibitor turret. So, wala nang third tier tower na lang sa taas. To top lane ang papunta ng Lord pag na-secure nila ito na maayos. So, that's the Lord going onto the side ng bunch lock. So, item 6 na idol. Ayan. Para dito sa ating Roger, no? Kaya ang sakit na rin ng isang Roger. Meron na siyang Endless Battle, meron siyang Windtalker, tapos naka-brute force pa siya. Tapos pabuo yata siya ngayon ng Demon Hunter. So talagang ano eh, pag kinalmat ka nito, kahit na tank yan, manlalambot talaga yan. Well, sa ating carry, no? 2,000 kasi yung gold difference nila. Kaya yung carry natin, meron palang Endless Battle, Golden Staff, tapos mukhang mag-Demon Hunter din tong ating carry. Kailangan nyo na ng defensive item dito, idol, para sa side ng ating carry. Dahil medyo hindi siya tumatagal sa mga teamfight, pero bottom lane, that's Tinker going down. That's a 1-for-nothing trade, pero mukhang nandito pa sa middle lane ng bugbugan. Yusong, buhay pa rin dito, pero mukhang wala nang follow-up for the side naman natin, Plakamilo. Parang nandito ng Lord, umaampas-ampas na to, but still, buhay pa rin ang ating Lord. Pero nandito na ang backup ng Bunch Lux, pero nandito back siya, nalusaw na lamang doon. The vacuum will be there, pero that's still a damage coming from the Roger and your carry will go down. Mukhang tatapunin to ng side ng Bunch Lux, pero nandito na the Way of the Dragon will give up, and the Yusong will be shut down, pero mukhang hindi pa tapos ang laban dito. That's the damage coming from the Louie and the Joe will go down, pero mukhang mamamatay ang lahat ng player ng side ng Bunch Lux dito. Buhay pa! Kupra na lang ang nabuhay dun, idol. Buhay pa! Grabe! Pero yung bottom, wala nang natirang turret. Ang ganda ng ginawa ng ano dun, ng Johed, na talagang hinabol niya yung ano, nag-flicker siya para ma-ejector niya yung ating ano, yung ating Roger, kasi low health doon yung Roger. And syempre, napakaganda ng depensa na ginawa doon ng isang Chou. Talagang with the defense of the Chou, nakaano pa sila, nakahinga pa sila. Hindi sila natapo, hindi natapos yung ating laban. Kasi ang kailangan lang naman gawin dito ng Plakamilo, isang wipe out lang tapos mabuhay yung carry. For sure, may kalalagyan dito sa side ng Bunch Lux. Pero for the side ng Bunch Lux, kailangan nilang magkaroon ng disiplina para maka-pick off ng isang core. Kapag na-pick off dito ang ating carry, it's over na, idol, sa tingin ko. Mahihirapan nga sila dito, no? Kaya naman, kailangan
pa 15 minutes na to, no? Kaya ramdam na rin naman natin ang sakit ng isang carry. Pero yun nga, pumasok doon yung ating Kufra sabay gamit ng ano eh, ng kanyang courage na ano, na item, no? Kaya sabay out kasi nagkamali doon. Pero no, uy, supportive din talaga ang ano dito, no, mga supporters ng ating BL, no? Talaga makikita mo sa ating dami. Comment section. Ang daming nanonood sa ating BL, no? Shoutout sa ating 120 viewers. Grabe. Maraming salamat. Viewers. Mm-hmm. Sobrang dami yan para sa finals, idol, kung mapapansin mo. Game 1 pa lang po natin to, no? Kaya naman, mainit talaga tong laban natin to. Pero wait lang, nais pa tanyata dun si Tinker. Tingnan natin, out na lang din muna ang mga teams natin dito. Kagaya ng sinasabi mo, mainit ang laban. Kagaya ng panahon ngayon, magtataginit na. Kaya mga idol, shoutout sa ating mga idol natin. Yung 119 viewers, maraming salamat po. Ayan, ang babait pa. Hindi nag-aaway, okay. Sabi ni po si HBT. Oh. Sabi ng bebe mo, sana all binibisita na naman ng bebe. Shoutout sa'yo, sa girlfriend ko dyan, no? Tapusin niyo na daw yan, sabi dito sa ating comment section, no? Actually, kaya naman sana aso with the carry. Pero wait lang, yun nga, napagandang pick off nun. Delikado pa rin dito ang buhay ni Tinker. Pero nandito na rin ang tropa ng ating ano, ng ating Plakamilo. Pero that is a very good Uy, di pa tapos yung laban natin. Pero ang ganda ng zoning dito ng isang Yuzong. Mukhang dito na nga matatapos ang ating game number 1. Grabe naman yung ano natin doon, Louie. But still, that's the game 1 of our best of 5 series between Plakamilo versus Bunchlux. And Bunchlux will win our game 1. Kaya congratulations sa inyo. 2 more wins for the side ng Bunchlux and they will be crowned as the Geronimo Bracket Champion.